Saan nga ba nagpupunta ang mga basura ng Maynila? Ano-ano ang nagiging epekto nito sa buhay at kalusugan ng mga tao? Lalo na ang mga tao sa Tambakan. Ayon sa National Solid Waste Management Commission, 5,250 tonelada ng basura ang nagagaling sa Maynila araw-araw. Halimbawa ng mga basura na ito ay ang mga basura na nagagaling sa mga kabahayan, kalsada at iba pang institusyon dito sa Maynila. Ang mga basura na ito ay kinokolekta at dinadala sa Tambakan o landfill. Kilala ng lahat ang Smoky Mountain bilang tambakan ng basura ng Kamaynilaan. Ngunit sa katunayan, ipinasara na ang Smoky Mountain 5 taon na ang nakakalipas. Ito ay naipasara sa bisa ng Republic Act 9003 o ang mas kilalang Ecological Waste Management Act. Isa sa nilalayon ng batas na ito ay ang pagbabawas sa operasyon ng mga dumpsite sa buong bansa at sa halip na isulang paggamit ng landfill sa pagtatambak ng basura. Bagong dumpsite na matatagpuan sa tabi ng Pier 18. Ito ang naging kapalit ng dating Smoky Mountain. Dito dinadala, dinatambak ang mga basura na nagmumula sa buong Kamaynilaan. Hindi basta-basta napayagan na makapasok at makakuha ng mga videos at pictures sa iyo. Ngunit batay sa mga impormasyong aming nakuha sa mga tagapamahala doon, matapos makolekta ang mga basura, ito ay dinadala ng barge sa sanitary landfill ng Obando.
Pumunta ang aming grupo dito sa Sitio de Mayan. Ito isa sa mga barangay na matatagpuan dito sa Tambakan. Kalimitan sa mga bahay dito ay nakatayo sa tambak ng mga namuong basura. At ang mga residente dito sa Tambakan kinukuha ang kanilang kabuhayan. Nakapanayam namin ang isa sa mga residente dito na si Cristobal. Kagaya ng ibang tao doon, malaki ang papel ng basura sa kanyang trabaho. Dito po kayo nakatira. Ilan po kayo rito sa bahay na to? Dalawang pamilya dito. Dalawang pamilya. Ang isang pamilya ilan? Nine. Kasama na tatay, nanay, pati anak. Opo. Ano pong ikinabubuhay niyo rito? Sa Tambakan. Sa bundok, tsaka doon sa barges. Tapos umi-extra ng mga ano dyan, merong gawa-gawa dyan. Kagaya ngayon, may extra siya. Sapat naman po ba yung kinikita niyo sa araw-araw? Okay lang. Okay lang. Parang lumalabas na isang kahit santo ka. Pero kailangan mas may alam ka pang iba. Diba? Matagal lang yun ang inaasahan mo. Matagal na po kayo dito. Matagal na rin. Sa trabahong to po, matagal na rin. Mga ilang taon na po? Dito? Opo. 2004. 2004. Hindi po ba kayo... Siyempre po, basurahan niyo nasa paligid niyo. Hindi po ba mabaho, masama sa kalusugan niyo? Wala po kayong nararamdaman? Sanay na po, parang ganun po. Malakas ang resistensya. Yung kinikita niyo po, magkano po sa isang, sa ilog ng isang araw? Kung pwede po malam. Opo. Sa isang araw, malamang lumabas ko sa barge, lumalabas ng pinakamalaki na 200. 180, ganyan, 150 pinakamababa. Ilan silang nagtatrabaho? Ilan po? Dito po sa pamilya nyo, ilan silang nagtatrabaho nun? Bali, ito, hindi sila na ngayon nangunguha sa barge kasi mukhang kasi pinagbawal. Nagkahikita, may namatay dyan, nagkahikita, pinagbawal yung mga bata ba. Kaya, nagsa-sideline siya ngayon dyan sa SWD, paglilinis, hanggang 15 days. Yung may sweldo siya. Pero sa pang-araw-araw, wala pa. Wala po. Nakilala din namin ang batang si Marvin. Si Marvin ay isa lamang sa mga batang mangangalakal dito sa Tambakan. Ginagawa niya ito para magkaroon ng pera para sa kanyang pag-aaral. Bata, anong ginagawa mo? Abado. Anong hinahanap mo dyan? Sige lang, kalda lang. Mga bakal. Bakal lang? Plastic. Ay, pagyan din po. Anong gagawin mo sa plastic at bakal? Benta mo. Ayan ang ano mo, ginagawa mo araw-araw. Ay, ano mo ng pangalan mo? Ilan taong ka na? Nag-aaral ka pa? Anong grade ka na or year? Grade 6. Grade 6 ka na, edi ka-graduate ka na. Mag-high school ka pa ba? Oh. Paano yan? Paano ka makapag-tra... Paano ka makapag-aral kung nagtatrabaho ka? Ha? Wala ko na niya, eh. Araw-araw mo ginagawa yan? Pagtapos mong makuha yung mga bakal tsaka plastic, saan mo dinadala? Di ka ba natatakot na baka magkasakit ka? Puro basura yung hinahawakan mo, wala ka pang bota. Nagkasakit ka na ba? Dahil dyan sa basura? O, bakit tinutuloy mo pa rin? Tingin ka, kuya. Kaya ka pa? Okay.
Asan yung mga magulang mo? Asan yung mga magulang mo? Marvin? Ganyan din ang trabaho nila? Ano? PLN po. Kuya, dito lang kami. San Dimasan po. Hindi naman kami ano? San Dimasan po. Alam naman namin na restricted area doon. Yung makukuha mo dyan, di ba? Magkano nakukuha mo araw-araw? Magkano kinikita mo? 70 para sa'yo lang yon o pinambabaon mo para sa magulang mo din? Sa po ba kami din? Sa project nila sa school. Kuya, okay na. Salamat. Computer materials. Ito ay nagtataglay ng veritable cocktail of toxic materials na kapag hindi na-recycle ng maayos ay dumediretso sa landfill at may masamang epekto sa kalusugan ng tao at sa kapaligiran. Ang mga e-waste na to ay may chemicals tulad ng lead na nagkukause ng brain damage, blood anemia, at severe stomach aches. Meron din itong mercury na kapag na-absorb ng ating katawan maaaring humina ang ating muscles at magkaroon ng memory loss. Monitor waste ay yung mga basura na maaaring pang i-recycle. Ngunit, may mga tao na basta-basta na lang ito ay tinatapon at hindi nagagamit ng maayos. Ang mga basurang ito ay maaaring maging sanhi ng pagbara at nagkaroon ng malaking pagbaha sa buong kamay nilaan. Dahil ang mga maliliit na ito, maaaring maging malaking problema ng ating. Ito ay halimbawa ng mga household waste, mga bote, lata, at mga plastics. Ito ay nakukos ng lung cancers sa mga tao, lalo na kapag ito ay tunog. At ang mga plastic din ito ay isang dahilan kung bakit bumabaha ng matindi sa buong kamay nilaan. Dahil nagbabara ang mga kanal at dahil nga itong mga plastic na ito ay hindi natutunaw. Kanina may batang dumugi dito. Ito ay isang halimbawa ng human waste na kung saan makakakuha tayo ng iba't ibang sakit tulad ng foot and mouth disease. Musika'y ugong ng kotse at pangkanyo.